lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mapasa amin nawa ang kakayahang gumanap na kaloob ng Espiritu Santo upang sundin ang loob mo at magawa namin ang kasiyasiya sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Korinto si Apolos, si Pablo na may naglago sa mga dakong bulubunduki ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" Tanong niya, "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong yaong ulap,
itinatangay noong hangin. Gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong iyong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang kaharian ng poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo po ang lahat. Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ng mga alagad kay Jesus, ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailanman tanungin ninuman. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo ako. Ngayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipagkaisa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Sa atin pong mga pagbasa sa araw na ito, ay maganda pong tayo po ay gabayan ng salita ng Diyos. Una ho sa ating unang pagbasa, ay tinanong ho ni Pablo ang mga lalaking ito sa kanyang nakasalamuha kung narinig ba nila ang tungkol sa Espiritu Santo. At ang sagot nila ay hindi. Kaya tinanong niya, anong binyag ang inyong natanggap? Ang narinig lamang nila ay ang binyag ni Juan. Pero magandang paalala sa atin, oh, kung paugnay natin sa Ebanghelyo, sabi ho ni Juan, ako'y magbibinyag sa tubig, ngunit ang anak ng Diyos ang magbibinyag sa inyo sa tubig at espiritu.
ang tinatanggap ho natin bilang mga Kristiyano ay ang Espiritu Santo. At maganda po no sa ating pagninilahi, habang palapit po tayo sa susunod na sa linggo ng pagdiriwang ng Pentecostes, na magkaugnay po ang linggong ito. Kahapon po pinagdiwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. At ang bilin niya, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi ninyo natatanggap ang ipinangakong Espiritu Santo. Kaya po, maganda ho sa araw na ito. Ano ba ang biyaya ng Espiritu Santo sa atin bilang mga Kristiyano? Unang-una po ay maganda po na mapansin natin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nakikilala natin ang Diyos. Sabi nga ho ni Jesus, walang nakakatawag sa akin na Panginoon ko, kung hindi dahil sa Espiritu Santo. Kaya ho, sa ating pamumuhay, sa ating pagpili na magsimba sa araw na ito, bagamat Lunes, ang Espiritu Santo ang gumagalaw sa buhay natin dahil ninanais nating piliin ang Diyos. Ninanais natin na nalumapit kay Jesus. Ito po ang biyaya ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya nga, hindi ba minsan pa nakakarinig tayo o nababasa natin ang salita ng Diyos, may mga panahon na nai-inspire tayo. Sa akin nga ho, okay lang ho kung hindi nyo ho maalala yung homily ko eh. Pero kung may isang yugto sa salitang binasa, ang medyo tumimo sa isip ninyo, sa puso ninyo, at medyo nakakonect kayo, stay with that. That is the Holy Spirit speaking to you. Ang Espiritu Santo ho ang gumagalaw sa buhay natin para makilala natin ang Diyos. Kaya po maganda ho no, sa araw na ito, hilingin natin sa Espiritu Santo ang biyaya na pang Espiritu Santo, tulungan mo akong makilala si Jesus. Tulungan mo ako na mahalin ko lalo si Jesus ng Diyos na nagmamahal sa akin. Tawagin natin ang Espiritu Santo at hilingin natin sa araw na ito, tulungan mo akong makilala si Jesus. Tulad po ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, tuwiran na siyang nakikipag-usap sa kanyang mga alagad. Hindi na patalinhaga, kundi diretso na ang kanyang salita. Bakit? Dahil ginagabayan sila ng Espiritu Santo para maunawaan at maintindihan ang mga aral at turo ni Jesus. Nakikilala si Jesus. Kaya po, ito po sana ang una nating hingin. Bago po ang iba-ibang pangangailangan natin, ang una sana nating hingin ay hingin natin ang biyaya mula sa Espiritu Santo na makilala si Jesus. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig,
Naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutukso, naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-alay kay Kristo ng kanilang gawain, profesyon, at negosyo, naway makatanggap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit, naway makaranas ng nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapati mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway makapaghain ng ginanap ng anak mong giliw na sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan namin at ang aming kalooban ay iyong palakasin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isupo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Ang
Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng tamang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.